Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Narito pong muli ang inyong programang gigising sa inyo ngayong umaga, ang Family Time of Naik Seventh-day Adventist Church. Bago po sa ating tuluyang pagsisimula, ay narito po si Brother Mike para sa opening prayer. Tayo po'y manalangin, Ama namin, maraming salamat muli sa buhay namin natanggap sa umagang ito upang makapaglingkod sa iyong pangalan. Ang Diyos, kami po'y dumadalangin sa umaga po ito na patubayan kami ng Banal Espiritu sa aming programa, sa paglilingkod sa iyong pangalan at pagpalain ng bawat sa amin sa umaga ito. Muli, Panginoon Diyos, kami po ay nakikusap na tulungan niyo kami sa patubayan ng Banal Espiritu na kami maging mabuting tatay sa aming pamilya, nanay, sa aming pamilya, anak, at tadalay po kami ng magiging asawa ng aming anak at pagkaapo pa sa susunod na panahon. Panginoon Diyos, tadalay po namin mga aming kamag-anak na nakikinig ngayon at hindi po nakikinig, ang mga in-laws, naway pagpalaan niyo kami lahat sa paglilingkod sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon Diyos, at patubay muli at tagubilin ang aming inaasahan sa araw po ito, sa araw ng Sabat, na kami makapaglingkod sa ayon sa iyong kalooban at kautusan. Ito po ang aming dalangin, matamis sa pangalan. Amen. Thank you very much, Brother Mike. At muli ay, to God be the glory ngayong umaga po sapagkat tayong lahat ay muling ginising na mayroong malalakas na pangangatawan. Kaya't nagpapasalamat kami sapagkat maganda ngayon po ang umaga. Ayan, nakikita natin ang haring araw. At gayon din ay ipanalangin natin yung mga, di ba may nagkaroon ng bagyo sa Pilipinas? At mayroon po sapagkat tayong lahat bahagi ng bansa na kung saan ay naapektuhan. Sila rin po ay ating ipanalangin. Kaya't nagpapasalamat po kami at gayon din na tayo ay sama-samang muli ngayong umaga sa inyong programa, sa ating programang Family Time ng Naik Seventh-day Adventist Church. Kamusta muna? Brother Mike, baka gusto niyong kumamusta. Magandang umaga po sa Saipan at sa mga ating nakikinig sa Saipan. Ay good morning sa aming co-teachers, kaibigan. So, kailangan magsalita tayo English ngayon. But later on, maybe, ah. Okay, at good morning po from Saipan to Naik. Yes, Brother Miko, ikaw naman. Kamusta ka ngayong umaga? Ligayang araw po ng Sabado sa inyo lahat. Napaka-blessed po na meron po tayong rest day ngayon. At happy Sabado po. Yes! Parang kulang tayo sa energy, ah. Energy, we need energy. Ayan. Siyempre pa, magandang Sabado sa ating mga kapatiran dyan sa Naik Seventh-day Adventist Church. At alam ko pong busy-busy sila sapagkat sila ay nagkaroon ng week of prayer, no, Miko? Tama ba? Yan. At alam ko po na ang marami ang nakinabang sa pagpupulong na yan. Kaya salamat sa mga nanguna. Salamat sa mga taong patuloy na nanalangin sa mga programa ng ating distrito. Kaya para bang I will go. Tama ba, Brother Mike? Brother Miko? Tama po. Ayan. O mga bata, gising na ba kayo? At sapagkat gigisingin natin ang ating mga magulang sa ating awitin ngayon, Brother Miko, family time, family. Siyempre kasama ang mga maliliit na bata. Ang mga bata sa puso, bata sa, huwag naman sa isipan. Pag-isipan, siyempre laging masaya. Yan. Ayan, narito si Brother Miko, tutugtugan tayo, ha? Pakinggan muna natin yung tugtog para sa ganun yung magkatugma yung ating awitin. Ang awitin natin ngayon, Brother Mike and Brother Miko, ay This Little Light of Mine. Yan. Diba, alam nyo yan, mga bata? O, asan yung inyong, yan, tito? Ito ang ating light. Let it shine. Yan ang sabi. Ano ba ang tono natin dyan? Naway mag-meet tayo. Sige, ikaw muna para makakuha kong mabuti. Ayan na, ang ating lyrics ay This Little Light of Mine, I'm Gonna Shine. Ayan. Ayan, basta samahan nyo kami. Let it
Pass ba ako? Ulitin natin. Nag-skip po kayo ng isang ano? Ah, nag-skip ba ako? Ayan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Sige nga, turo mo sa amin, brother. Tatlong beses po yung this little light of mine. Oh, tatlong beses daw yung this little light of mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine. Ah, hindi, isa pa. Tamo nga naman ano. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine. Let it shine. Tama na ba? Samahan mo ako, kumanta ka. Mga bata, tayong kumanta ulit ha. Ang sabi, this little light of mine, let it shine. Ano ba yung dapat nating i-shine? Yung ating mga mabubuting iniisip para kay Jesus, yung mga mabuting nating gagawin sa ating mga kalaro, yung ating mga playmate. Kapag ka tayo ay nagkakaroon ng mga yung bang away bata, ay lagi nating iisipin yung hindi makakasakit ng damdamin. Hindi ba mga bata? Lagi tayong magiging palakaibigan. Let it shine. Yan ang sabi sa atin. I'm gonna let it shine. Let it shine. Parang old version ata itong sa akin ah. Okay, awitin natin mga bata. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Shine, let it shine, let it shine. Sabi ko na nga ibang version eh. Ayan. Ang sabi pa, don't hide it in the bushel, no. I'm gonna let it shine. Hide it in the bushel, no. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it shine. Mahirap talaga, no? Sana ay sa susunod na mga pagkakataon, samahan nyo kami dyan, mga bata, ha? Thank you very much, Brother Miko, sa ating awiting This Little Light of Mine. Let it shine! Let it shine! Let it shine! Yan! Thank you very much, mga bata, sa inyong pagsama sa aming awitin. At sa susunod ay itatama na natin yan, ha? At ngayong umaga ay maging masaya tayo sa tuwi-tuwi na. Ang Bible verse natin, Brother Miko, meron po tayong Bible verse ngayon. Basahin po muna natin mga comments. Oh, thank you very much po sa inyong mga komento. Thank you very much. Gising ang lahat. Gising ang lahat. Ayan. Thank you. Yes. Ayan, nakikita nyo po ang mga komento ngayong umagang ito at babasahin ni Brother Miko. Ayan po. Kain po kay Sister Tess Nazareno. Happy Sabbath sa lahat at happy birthday sa aking anak na si Darlon. God bless sa lahat. Naunahan tuloy ako sa greetings ng birthday. Okay. Mamaya. Mamaya na natin yung heart-heart na Miko. Basahin nyo muna lahat. Galing po kay Sister Mercy Bukod Canlas. Happy Blessed Sabbath Day sa inyo, mga kapatid. Ganun din sa inyo, Sister Amy, Brother Miko, at Brother Mike. Ingat po kayo. Happy Blessed Sabbath Day po sa inyo, Sister Mercy. Sa iyo din. Galing po kay LJ Mangubat. Nani Mercy, good morning and happy Sabbath po. Oh, happy Sabbath din sa inyo. Si LJ ba yan? Ibang LJ. Mangubat po, mangubat. Ah, mangubat. Okay, happy Sabbath sa iyo. Ay, nakakatuwa naman, nagkakamustahan sila. Happy no? Sabbath, Sister Lenny. God bless. Yan, happy Sabbath po. Okay, Sister Cherry S. Morgades, happy Sabbath po sa lahat. Happy Sabbath, Sabbath po. Che.
Yan. Ayan po kay Sister Angeline Tabianan. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Angeline. Ayan po kay Sister Yolanda Nazareno. Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa iyo, ate yo. Yan. Ayaw mo munang mabasa nila at makita nila yan. Happy Sabbath po sa inyong lahat, sa mga nagkomento. Maraming salamat. At sinamahan nyo kaming muli. At gising na gising tayong lahat. Ano po? At naway nagising din kayo ng awiting pambata. Sabihin natin, naku, to si Sister Amy, ano, kailangan na talagang may kopya. Ayun, galing po sa Marilao, Bulacan. Happy Sabbath everyone. Happy watching Sabbath here po. Si ang kapatid natin si LJ Mumubat. At galing po kay si Sister Olivia Serena Sales. Happy Sabbath po. At happy Sabbath, kay, sa kapatid natin si Jesseline Sales. Happy Sabbath po sa lahat. Tita, happy Sabbath. Tito Mike, Kuya Amigo. Ayun. Si Day po yan. Si Day. Happy Sabbath sa'yo. Okay. And happy birthday to Darren Cas. Happy birthday, Kuya Darren. Happy birthday. Yes. Sorry, from Tita Baby. Yes. Oh. Umaya po yung ano, diba? Ngayon, simulan na natin. Nasimulan na yung greetings. Isunod na natin, ano, para ayos. At sa mga nagbar-birthday, alam ko po na masaya kayo ngayon sapagkat another year, di ba? Na tayo ay pinagkalooban ng Panginoon. Kaya happy birthday sa iyo, Darlon. Darlon Castor. Alam ko meron kang natatanging kwento at aabangan namin yan, ha? At sa, may nag-birthday pa rin, ano, si, yung parang anak ni Arlidette. Happy birthday kay Micaela. Kung natama nawa ang aking pagkabigas ng kanyang pangalan. Last week po, nag-birthday siya. Ngayon din, anniversary nila Brother Eric Mahinay at si Sister Yvette Mahinay. Happy anniversary sa inyong dalawa dyan and stay sweet to each other. Noong pong sila ay nagdiwa na kanilang ikadalawamput-dalawang anibersaryo ng kasal. Kaya happy anniversary sa inyo. At gayon din, meron ka pang may birthday na kaklase, Miko? Oh, happy birthday kay Brother Josin Fernandez. Yes. Classmate ko po sa IS. Yes, happy birthday sa iyo, Josin. No. Apo, sa Thailand po siya ngayon. Oh! Tuturo po sa Adventist school doon. Yes, oh, Thailand. Happy birthday sa iyo dyan. At alam ko, kakilala mo din yung isang pastor na kakilala natin na nasa Thailand din. Pastor Arnold Galbo. Malamang po. Yes. Oh, hi sa iyo, Pastor Arnold Galbo. At ang kanyang, sa kanya ding asawa. Ang mga inaanak ko rin yan. At... Oh, baksakan natin ang isang birthday song, Brother Miko. Sana magkatagma kami ng tono. Sige, isang baksak muna dyan ang instrumento. Happy birthday, Brother Darlon. Ngayon po ang kanyang birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Alam ko na ang pag-iingat at ang pagpapala ng Panginoon ay laging nasa iyo. Kaya Brother Darlon, ngayong araw ng Sabat na ito, ay isa bukod sa Sabat, ay pagpapala na sa atin, ay kaarawan mo pa. At alam ko na isi-share mo yung mga kwento mo sa amin. Happy birthday muli, Darlon Castor. At siya po ay aking pamangkin, kaya sa iyo, happy birthday! At sa lahat ng mga nag-birthday, happy birthday po sa inyo at sa mga may anniversary nung last week and this coming week, happy anniversary po. At muli, balik tayo sa ating verse for today. Ang unahan tayo ni Brother Miko. Ang verse natin, Brother Mike, pakita natin. Ayan po. Finishing is better than starting. Patience is better than pride. Ecclesiastes 7:8 New Living Translation. Mula sa Book of Ecclesiastes, verse
chapter 7 verse 8. Ganun yun, di ba? Apa. Kung meron po kayong mga Bible, maaari nyo po siyang tignan sa Tagalog man o anumang lengguwahe inyong naisin. Book of Ecclesiastes, chapter 7, verse 8. New Living Translation. O sige, medyo anuhan mo nga, bigyan mo ng konting elaboration. Parang maganda ito. Oh, maganda po ito kasi especially sa akin po kasi malimit mag-start ng project. Pero yun nga po, malimit po kong start ng project. So, so yun po, mahalaga po ang mag-finish at yung talagang ano po, kung paano po mag-end ang isang bagay. So, ito po yung sinasabing finishing is better than starting. So, hindi lang po sa pag-start, kundi ang beginning and ending ng isang bagay. So, patience is better than pride. So, talagang ganda po maging pasensyoso. Yes, sa mga bagay. At kaya po, para maging maganda po ang finish, ang end ng isang bagay, kailangan po maging patience at talagang i-guide through at follow through yung isang bagay. Even though, most likely, kaya po sa konteksto po nito, pagka-start ay hindi maganda. Yes. Mas importante yung maganda ang pagka-end po ng isang bagay. So, oh. So yun po yun. And Ecclesiastes po, sulat po ito niya, di ba, ni King Solomon, if I'm not wrong, yeah. Right? Yes. So, mga proverbs po ni wisdom, understanding. So, yun po yun sa, opo, sa akin po yun, finishing is better starting. So, mas maganda na tapusin po yung mga nasimulan. So, so yun po. At, parang meron din yan, Brother Miko, na sa kasama dun sa kasabihang Ningas Kugon, na maraming sinimulan and then hindi naman nagkaroon ng katapusan. Hanggang simula lamang. Kaya't napaganda nung ating verse po ngayon at patience is better than pride. Mga kasi panay na yung sabi ng maganda ito. Yung bang nakikita na agad yung sarili? Opo. Nakukuha mo yung ibig ko sabihin? Opo. So, yun po yun. So, pride as in like... Pinagmamalaki mo na agad. Opo. Talagang kailangan po maganda ang pag-finish ng isang bagay. So, kung ano po yan, bagay na yan, kung sa akin po, assignment ko, talagang pasensya po sa ayas. Alam niyo naman po at alam niyo po yan. At pasensya po talaga. So, doon po makikita yung talagang yung pag-aaralan ko po ng ano sa isang klase namin relationships with coworkers as and supervisor and teacher. So, talagang feedback po at talagang patience po in both sides. Mm-hmm. So, napakamot ka tuloy. Alam po ng mga instructor yes, ko po. Yes, so blessed po ako na mabait po ang mga instructor sa yes, sa ayos. Ibig ko sabihin, ang talagang ang pagiging isang guro, ang pagiging isang teacher, kasama lagi ang pasensya. Para tumagal ka sa trabaho, kailangan laging merong pasensya. Hindi lamang biskwit na pwede mo kainin, kundi pasensya. Talagang dala-dala mo na yan. Kaya magpasalamat tayo sa mga guro na mahaba ang pasensya. Nagpaka ka ng teacher dito? Medyo matagal ng guro ang inyong lingkod. Kaya nasasabi ko na kailangan po talaga ang pasensya. Sabi hindi man yata. Kaya wag na natin ipagmalaki dahil sa atin lang po sarili, wala tayong magagawa. Walang pagmamalaki. Opo, yun po din sa ano ang foundation ng patience is better than pride. Yes. So throughout sa Book of Proverbs at sa sulat po sa Education by Ellen G. White, talagang at sa servant leadership sa mga dami pong binasa sa ayos. So sabi po nila, ang pride po ay napaka dangerous po as a leader, as a Christian in a whole, kasi talagang dinidamage po ang workflow at proseso ng isang tao sa pag-manage or hindi ma-manage kasi sabi din po sa isang book, leadership po ay influence. Yes. So, pagka maganda po influence nyo sa isang organization, ay pwede nyo pong hindi ipagmalaki at talagang makikita yes. Po. So, kaya din po, finishing is better than starting kasi yung katapusan ay ang reflection po ng isang
work ng isang tao, kung patient po talaga siya, makikita po yan. Yes, so, the kaya, product. Kaya po yung akin na, minsan po yung akin na, akin essay ay, alam niyo na po. Yes, yung product ay makikita kapag may pasensya ang isang tao. Kaya ang sabi nga, we cannot do anything, but with Christ, we can do everything. Sa pangunguna ng Panginoon, hindi ba? Sa makikita yan, o baka tayo magkamali sa ating sasabihin. Philippians 4:13. Yes! Philippians 4:13. Kapag ka Bible po ang pinag-usapan, minsan ay kahit na hindi nakasulat sa aming monitor ay sumasama. At mamaya ay mapapakinggan po natin ang napakagandang Bible gem ng ating pastor. Ang ating Pastor Bong Fidakan. At alam ko pong matututo kayo ng gusto sapagkat ako'y natuto sa kanyang nabanggit na gem ngayong umaga. Kaya at sa ating po pagpapatuloy, ay isa po muna ng special number naman ang ibibigay sa atin ng ating kapatid mula sa NAIC, ang aming leader sa ating awit, sa ating grupo ng mga awit sa NAIC. Siya po ang aming leader. Siya ang tumutugtog, siya ang nag ang tag dyan, conduct. At sana ay makita natin yung grupong yun, ano? Siya po yung music director ng NAIC Seventh-day Adventist yes. Church. So, coordinator po? Yes, yun po kasama yun. Na yung coordinator. So, yun po yun. Kaya eto po, ating binabanggit, ang ating music ministry part ng NAIC Seventh-day Adventist Church. Walang iba po kundi si Brother Bensur Sales. Siyang sa akin.
Thank you sa iyo, Brother Ben Sures, at pakagandang awit na ibinigay mo sa amin. Si Jesus ang daan, si Jesus ang nagbigay buhay. At sa napakagandang awit na yan ay alam ko magiging pagpapala sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng ating programang Family Time. At ngayon po, isa pa rin pong pagpapala ang ating mapapakinggan ngayon sa pamamagitan ng ating gem. Dito po sa ating Bible Gem portion ng ating programa. Walang iba. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po muli tayo sa ating pong gems. Happy Sabbath po sa inyo. Ang gems ay ating pong texts na ating pong pagtutuunan ng pansin sa umagang ito. At kayo ay aking pong inaanyayahan na ating pong pakinggan ng lubos ang isa sa mga napakaganda pong tema sa banal na kasulatan. Alam niyo po, kapag tayo ay inuutusan ng ating pong mga magulang, anong ginagawa ninyo? Siyempre, sumusunod tayo. No? Siyempre, magulang ang nag-uutos sa atin. Pero kapag ang nag-uutos sa atin ay mas nakakabata sa atin, minsan hindi tayo nakikinig, okay? Hindi tayo sumusunod. No? At may mga pagkakataon, mga kapatid, na kapag ayaw natin o hindi natin gusto yung relationship doon sa tao na yon, ay hindi tayo nakikinig. Now, isang tema po ang makikita po natin sa banal na kasulatan. Ito po ay isang example kung saan binibigyan tayo ng isang napakagandang utos. Kung maalala niyo po ang kwento doon sa Cana, first miracle po ng ating Panginoon. Nawalan ng wine doon sa wedding, no? At ito pong si Mary, yung nanay po ni Jesus, ay concerned na concerned siya. Lumapit siya kay Jesus at sinabi niya kay Jesus na wala na silang wine, no? Now, sumagot ang ating Panginoong Jesus, ano naman ang ano sa akin yan? How does that concern me, ang sabi ng ating Panginoon. Now, kung titingnan po natin yung tala, parang walang ano ang ating Panginoon. Wala siyang respeto, pero pinapakita po doon actually ay kung titingnan natin yung ano nila, yung talagang pangyayari, mga kapatid, nung panahon nila, ito daw po yung pinaka mataas na form of respect, no, nung pagsinabi ng ating Panginoon. Now, makikita po natin dito sa John 2:5 kung ano yung sinabi ni Mary. Ano yung sinabi ni Mary? Ito po sabi, his mother said to the servants, no, do what he tells you. Yan. So ano po ang nangyari? Now, kung titingnan po natin yung kwento, inutusan ng ating Panginoon yung mga servants na kumuha kayo ng tubig at ilagay nyo dito sa banga, no? At sila po ay kumuha. At pagkatapos po nilang kumuha, mga kapatid, sinabi ni Jesus, kumuha ka ng isang baso at ibigay mo doon sa MC, no? O kaya yung ceremony, no? Master of ceremony, no? Now, pumunta at nakita nga po natin, mga kapatid, doon sa tala na yung tubig ay naging wine. Okay? Which brings us back to sinabi ni Mary, mga kapatid. Napaganda nung sinabi ni Mary. Sabi niya dito, his mother said to the servants, do whatever he tells you. Yan po, mga kapatid, yung ating gem ngayon sa umagang ito. Napagandang utos ni Mary na sinasabi rin sa atin
Do whatever Jesus tells you. Now, gusto ko huminto pa mandali. At namnamin natin yung sinabi ni Mary. Ang nagsasalita po dito, isang nanay. At sinasabi sa atin, gawin mo ang sinasabi sa iyo ni Jesus. Mga kapatid, sundin natin yung sinabi ni Mary. At gawin natin kung ano yung sinasabi sa atin ng ating Panginoong Jesus. Napaganda ng text na yan. At mangako tayo na sa lahat ng sasabihin sa atin na ating Panginoon na nababasa natin sa banal na kasulatan, atin pong susundin. Pagpalain tayo ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Salamat, Pastor, sa iyong Pastor Bong Fidakan, sa iyong magandang Bible gem ngayong umaga. At narinig ko yung mother, no? Yung parang ito ay parang pagbubukas na rin natin sa nalalapit na buwan ng Mother's Day, di ba? Daan muna tayo, Brother Miko, sa mga komento. Ang iyong microphone ay yan. Yes. Ang sabi doon sa verse, no? Do whatever He tells you. Ayan po. Galing po kay Esmeralda, Jaylin. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Happy Sabbath! Galing po kay Cecil Alcontin. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Happy Sabbath sa inyo. Ito ang inyong programang Family Time. Galing po kay Cecil. Ay, mas ko po ba yun? Oo. Ngayon po kay Enel Ram Orbaf. Happy Sabbath po to all. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. God bless everyone. Oh, happy Sabbath po. God bless po sa inyo. Saudi, wow. Naku, may konektado yung babasahin ko. Ngayon po kay Charito, Tenorio, Naldo. Happy Sabbath to all. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Ngayon po kay Camille Salis Dizon, Happy Sabbath everyone. God bless. Happy Sabbath sa iyo, Amil. Ano po kahit hindi ka? Happy Sabbath po sa lahat. Hello po, Tito Mike, Tita Amy, Kuya Mika na. Hello. Hello, happy Sabbath sa iyo. Thank you. Ano po kay Corina, Lauren G. Iridao, Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Corina. Ano po kay Maricel Guyo Perea, Tito Maricel. Good morning, Happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo. Sister Maricel. Marinelli A. Catalan. Happy Sabbath, everyone. Watching here from Mindanao. God bless. Oh, Happy Sabbath. God bless. Ganyan din po kay Sister Maricel. Comment po sa kanta. So touching po. Thank you very much. Wala tayong dapat ipangamba dahil siya ay palagi nating kasama sa ating buhay. Amen. Amen. And si Kuya Darlon. Thank you po, Tita Amy, happy Sabbath sa lahat. Again, Kuya, happy birthday. Yes, happy birthday sa iyo, Darlon. At happy Sabbath sa inyo lahat. Sharing pa ng comment yan. Yes, sa ating daw lahat kasi nabanggit pangalan ko lang makasabihin. No problem. Yes, happy Sabbath. Kaya po kay Ryan Adrias Perocho, happy Sabbath day. Happy Sabbath. Happy Sabbath day talaga po. Happy Sabbath day. Ayan, lagi tayo dapat ha, happy ano, ngayong umagang family time. Lagi po tayo happy Sabbath. Laging masaya, laging nakangiti. Sapagkat sabi nga ni Sister Maricel, na-touch siya sa awit ni Brother Bensur. Wala dapat tayong ipag-alala. Si Jesus ang ating gabay. Na totoo po yan. At alam ko na may malungkot na bahagi sila Sister Maricel at panalangin po natin ang pamilya rin nila at ang yung kanyang hipag ay nagpaalam po at nagpahinga. Kaya kami ay nakikiramay sa inyong pamilya at alam natin na mayroong blessed morning. Kaya sa iyo ay naway ang banal na espiritu ang mag-comfort. At sa atin naman po lahat at magpasalamat tayo sapagkat nariyan lagi ang Panginoon. Ang promise niya ay laging mayroong natutupad. At ngayong umaga po ay meron tayong sulat mula sa isa nating kapatiran at babasahin ko po ito at naway magkaroon ng aral ang babasahin kong sulat ngayon sa ating pong portion ng Dear Sister Amy,
ang natatanging kwentong Stand Still. Ang kwentong ito, Dear Sister Amy, yan, simulan ko po ito. Ang kwentong ito ay naganap nang ako ay nasa high school pa lamang taong 1981. Nang taong ding iyon ay panahon na nakakaraos-raos na kami at alam na may kakainin sa tatlong beses isang araw sapagkat nakabalik sa paghanat buhay ang aking ama sa ibang bansa. Sabay na kami ay pinayagan na magtinda sa tindahan ng aming lola. Mga kapatid, itatago po natin ang ating letter sender ngayon sa pangalang Melodia. Naging abala ang lahat, lalo na ang aming ina sa pag-aasikaso sa tindahan sapagkat ito ay malapit sa paaralan. Sa madaling sabi, ito ay patok sa mga mag-aaral at dinadagsa ng mamimili at sabay nito nawala sa isip namin ang tamang pagkain. Di na naasikaso ang tamang pagkain, tamang uri ng pagkain at pagkain sa tamang oras. Bagamat ganun ang kaganapan, ang tindahan naman ay sarado kapag lubog ng araw sa araw ng Biyernes hanggang sa paglubog ng araw sa araw ng Sabado. Kaya kami ay may pahinga naman at lubos ang aming pasasalamat sa Diyos na bagamat sarado sa buong araw ng Sabado sapagkat Sabat ay dumadagsa naman ang mamimili sa gabi ng Sabado at sa mga araw ng isang linggo. Kinakailangan maglaan ng panahon sa tindahan upang makatulong sa aming ama na naghahanap buhay sa ibang bansa. Kami ay siyam na magkakapatid at wala pang nakakatapos ng pag-aaral. Karamihan ay nag-aaral pa lamang. At kung may naghahanap buhay man, ay di sapat ang kinikita sapagkat di naman permanente ang hanap buhay. Kaya't kami ay umaasa sa aming amang overseas worker at sa tindahan ng aming lola. Ang inyong lingkod ay natuwang kumain ng chichirya at uminom ng soda sa tuwi-tuwi na. Yan po si Melodia. Sapagkat sagana naman dahil sa tindahan. At sa kapaguran ng lahat, di na naisip na makapaghanda ng kakainin. Kung ano na lamang ang pwedeng kainin at kung ano ang nariyan. Dahil sa kabataan, tuwang-tuwa naman kaming magkakapatid sa aming naging habit na kumain ng mga mamantikang tinda. Sa di inaasahang pagkakataon, isang araw ay nagkasakit ako. Madalas na sumuka at nawala ng gana sa pagkain at nilagnat. Akala ng lahat ay pangkaraniwang lagnat lamang. Sa di inaasahang pangyayari, ako ay nanigas. Di maikilos ang mga kamay. Buong katawan ay nanigas at halos tumirik ang mga mata. Isinugod ako sa ospital at sa loob ng jeep, ako ay buhat-buhat. Kandong ng aking ina. Ang aking mata ay natuon sa langit. Nagdadasal sa isip na ibinubulong sa Diyos. Kayo na po ang bahala. Samantalang ang isip ko ay kung ano na ang mangyayari sa akin, ay siyang pilit kong magsalita at nasabi sa aking nanay, Inay, di ko maikilos ang aking mga kamay. Di ko maituwid ang mga baluktot kong mga daliri. Habang ito ay hinihimas ng aking ina upang mabalik ang init ng aking katawan samantalang kami ay nasa jeep. Dali-dali akong ipinasok sa emergency at doon ay nilagyan ng suwero. Ang sabi ko, di ko maituwid ang mga baluktot kong mga kamay. Nilagyan nila ng matigas na kapirasong karton upang maituwid ang aking mga kamay at matusukan ng suwero. At doon, ako ay kumalma. Sa isip ko, ako ay nanalangin. Ano kaya ang susunod? Bahala na ang Panginoon. Di ako nakapasok ng paaralan gawa ng aking di malamang karamdaman. Halos isang buwan.
Ang sabi ng doktor sa hospital, ako daw ay may typhoid fever. Nanatili ako sa hospital ng matagal ding araw. Malimit akong sumuka kahit walang laman ang aking sikmura. Ang tanging lunas na kanilang ginagawa ay ang bigyan ako ng ice cube sa tuwing ako'y masusuka. Sobrang pagod at panghihina ang aking naranasan. Samantala, may mga araw na ako ay magigising at pagmulat ng aking mga mata ay aking makikita ang aking mga kamag-aral. Sila ay dumadalaw. Halong tuwa at lungkot ang aking nadarama sapagkat iniisip ko na dapat ay kasama nila ako sa paaralan at nag-aaral. Tuloy ang laban ko sa karamdamang binanggit nila. Subalit ako ay di nakakitaan ng pagbabago. Patuloy akong nanghihina. Isang hapon, pagmulat ng aking mata, nakita ko ang aking kamag-aral na may hawak na kawayang parol na di pa nabubuo. Nalungkot ako sapagkat malapit na ang Kapaskuhan, ako ay nakahiga pa rin at di malaman kung kailan lalabas. Di man ako makaluhod, isa lang ang nasa isip ko, ang Diyos na ang bahala. Samantalang ang aking ina ay nagtungo sa isang doktor na kanyang pinupuntahan, sinasangguni kapag siya ay may nararamdaman at maging sa mga anak na may dinadamdam. Ang doktor na ito ay may malawak na karanasan at matagal nang kilala ng aking ina. Sapagkat nasabi ng isang nurse sa hospital na mukhang hindi yan ang karamdaman at humanap kayo ng opinyon at dapat na ako'y ilabas na. Hindi naging maganda ang nangyari sa nurse na iyon sapagkat siya ay nagbitiw ng salita sa pasyente na wala daw siyang karapangyarihan na magsabi ng ganun. At ako ay pinuntahan ng doktor na ito at sa isang tingin lamang, nakita na ako ay may paninilaw, butot balat na at hinanghina. Kanyang sinabi na ako'y ilabas na agad at baka ako ay matuluyan. At siya na ang titingin. At kanyang sinabi na ang aking karamdaman ay sa atay. At di dapat na sumuka na sumuka na wala namang isusuka. Umuwi kami ng bahay na ako ay halos mukhang bungo na. Parang di na magkakaroon pa ng bukas. Lahat ng aking gagamitin ay kailangan akin lamang. Kailangan na ibabad sa mainit na tubig at di dapat lapitan ni numan. Sa tuwing ako'y nananalamin, sabi ko, ako ba ay tatagal pa? Naluha akong mag-isa. Di ako pwedeng puntahan ng aking mga kapatid na sa tuwin ay aking kinukwentuhan. At aking ina ay sadyang ginawa ang lahat na ako ay mapalakas. Pinagluto ng mga pagkain na walang mantika at walang asin. Di inalintana kung siya man ay mahawa. Doon ko nakita kung gaano kabait ang aking ina. Ako'y kanyang pinagtiyagaan. Kahit na may babala ng pagkahawa, siya na lang daw at wag na ang aking mga kapatid. At ito ay di na pinaabot ng aking ina sa aming ama na nasa ibang bansa upang ito ay di na mag-alala. Kaya't ang aking ina at mga kapatid ang siyang tulong-tulong na ako ay alagaan. Saan ko nakuha ang karamdaman sa atay? Ito ay sa pagkain ng mamamantika at pag-inom ng mga soda. Sa awa ng Diyos, sa dalangin ng aking pamilya, at sa doktor na naging daan ng Panginoon para sa aking kagalingan. Ang inyong lingkod ay nakalampas sa karamdamang ito. Nasa isip ko ay di ko aakalaing makakabalik pa ako sa paaralan matapos ang 2 buwan paglibang sa klase. At nabigyan po ako ng patuloy na buhay ng Panginoon. Dumaan ako sa karamdaman at binigyan ng muling buhay. Yan po ay isang bahagi pa lamang ng aking buhay at sa ibang mga pagkakataon ay di ko ipagkakait na isalaysay ang kabutihan at katapatan ng Panginoon sa kanyang mga pangako. God is good all the time.
Ibibigay niya ang mga tao na magsasabi kung ano ang tamang daan, tamang dapat gawin, at ang tamang manggagamot na siyang gagamitin niya upang ang kanyang mga anak ay gumaling. Salamat sa Panginoon, sa gabila ng aking di pagsunod sa batas ng kalusugan, ako ay kanyang pinagaling. Stand still and let God move. Salamat sa Diyos. Ay, nadala po ang inyong lingkod sa kwentong ito, mga kapatid, sapagkat nabanggit ang ina. Nalalapit na po ang Mother's Day at naalala ko ang kabaitan ng aking ina. Ang sabi po sa mga awit 147:3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, ay maaari niyo po itong buksan. Ang sabi po, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. At sa awiting, Under His Wings, diyan ko tinatapos ang aking natatanging kwentong Stand Still and Let God Move, Nagmamahal Melodia. Napapakinggan nawa po ng ating mga kapatiran ang awiting Under His Wings na kung saan ay binabanggit sa awiting ito kung paano ang pag-iingat ng ating Panginoon. Kung paano alagaan ng mga ng inahing manok o ng mga ibon ang kanilang mga anak sa ilalim ng kanilang mga pakpak. Dumating man ang agila na gustong kumuha sa kanyang mga anak ay naroon ang kanyang pakpak. Patunay na iingatan tayo. Under His Wings. Ang sabi sa awit. Ang sabi sa awit, Under His Wings, He kissed me and redeemed me under His wings. Kaya kung napapakinggan niyo po ang awit na ito, kayo po ay makaka-relate sa mga istorya na ating napapakinggan. At naway ang kasaysayan ni Melodia ay inyo po nakakitaan ng aral. Ang sabi nga po sa mga testimonies, be the sermon. Kaya at sa iyo, Melodia, maraming salamat. At kapag ka aking po binigay ang tunay na katauhan ni Melodia ay kayo po ay magsasabing sadyang napakabait ng Panginoon at napakarami po ang kanyang mga kwentong stand still and let God move. Kaya sa inyo po mga kapatid, kung kayo po ay mayroong mga kwentong natatanging stand still and let God move, ay maaari niyo po rin sa amin i-share upang sa gayon ay mga maging pagpapala rin sa ating mga tagapakinig ngayong umaga at makita nila ang aral na kasama nito at kung paano ang Panginoong Hesukristo ay laging tumutupad sa kanyang mga pangako. Kaya batang isipan ng ating letter sender ngayon ay naging nasa isip niya na alam niya na merong good morning after that, hindi ho ba? Kaya sa inyong mga kapatid ko, narito ang email address po na maaring i-share nyo sa amin ang inyong mga kwentong stand still and let God move. Yan po. Email nyo lang po sa naik.adventist@gmail.com. Pwede nyo po rin i-share through Google Drive. And pwede nyo po i-message kami sa Facebook sa naik.adventist. Po sa Facebook. At share nyo din po yung inyong mga talent sa same email and same Facebook page. So yun po. Message lang po kami at i-share nyo ang inyong talent. So yun po. Yes, at sa mga nagpadala po ng inyong mga talent, thank you very much po. At alam po natin na ang talent na ginagamit ay patuloy na pagpapalain. At nariyan din po yan sa Bible. At po ang Bible ang nagsasalita sa mga talento na ginagamit. Kaya salamat po. At makikita nyo po yan sa mga darating na mga Sabado. Ang mga talentong ibinigay nyo sa amin ay aming pong i-share. Kaya salamat po ng marami sa pagtugon sa aming panawagan sa ating mga talento na gamitin para sa Panginoon. Ano po? At nagpapasalamat din po kami sa patuloy niyong pakikisama sa amin dito sa ating programang Stand Still. At
Isang masayang awitin ang ipagkakaloob ng ating family time ngayong umaga kasama ang buong pamilya ng family time ngayon po. Ayan, My Lord and I. Yun po ang awitin ng inyong kapamilya dito sa Saipan. Kasama namin si Sister Awi, si Brother Miko, sama si Brother Mike at inyong pong lingkod. Bagamat hindi po ganun naman ang talento sa pag-awit ay do it for Jesus. At gustong-gusto ko po yung awitin na yun, My Lord and I. Na kung saan siya ang ating mapasasabihan ng ating mga sekreto, hindi ba, Brother Miko? Kung hindi mo kayang sabihin sa iyong mga kapartner, sa iyong partner dyan, at sa iyong mga kaibigan, sa kanya niyo po sabihin sa ating Panginoong Hesukristo at alam natin na siya ang makakatulong sa atin at bukas lagi ang kanyang pandinig para sa kanyang mga anak. Kaya thank you, Lord! At maraming salamat sa mga araw at mga umaga na ipinagkakalob sa atin. Hindi ba? Meron ba tayong mga komento, Brother Miko? Meron po. Yan. Ano kaya mga pagbabagong nakikita nila ngayong umaga sa atin? Ano? Yan po. Galing po kay Ryan Adrias Perocho. Thanks watching in MNL. From Iloilo. So, Manila po. Manila. Sa iyo. Iloilo. Happy Sabbath sa iyo dyan. Happy Sabbath. Yes. Kaya po kay Delos Reyes Guerrero Janisen. Happy Sabbath. Watching from Imus. Happy Sabbath po. At kaya po kay sa kapit natin kay Brother Ken Tubino. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Ken. Galing po kay Kuya Jim. Happy Sabbath po. Happy Sabbath. Happy Sabbath sa iyo, Jim Boy. At galing po kay Tina Salcedo. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath sa iyo.
At hashtag stand still and let God move. Ganyan po kay Kuya Jimboy. Totoo yan, Brother Jimboy. Sa ating mga kwentong stand still, natatagi, hayaan natin ang Panginoon ang siyang gumawa ng paraan. Ayan. Thank you very much sa inyong mga komento, mga kapatid. Stand still and let God move. Ano ang mga pagbabago nakikita nyo sa ating programa? Bukod sa parang mabilis at na tawag dito, ninenervyos ata sa pagkalabit. Totoo po yun. Ayan. Ano pa, di ba? At ang lahat ay binibigay natin ang papuri, papuri nga po ay binabalik natin sa Panginoon sapagkat sa atin wala tayong magagawa. Kaya to God be the glory always po. At gayon din, nagpapasalamat kami muli sa inyong time dito sa ating family time and let God move. Hindi ba? At nagpapasalamat tayo sa ating mga kapatid na nagkomento at malayo na po ang nararating. Ay maraming salamat po doon sa taga Saudi. Alam niyo po ang pagkakaalam ko yung ating letter sender na nagpadala ang kanyang ama is isa ding overseas worker. Kaya mabuhay po kayo diyan, mga kapatid namin at mga kaibigan namin na kung saan ay masakit man sa loob ay naiiwan ang pamilya upang sa gayon ay mabigay ang kanilang mga pangangailangan. Hindi po ba? At gayon din ay maging masaya ang kanilang pamilya samantalang sila doon ay naghahanap ng paraan para maging masaya. Sapagkat mahirap po, alam ko pong mahirap ang isang overseas worker. Kaya sa ating mga anak na ang ama o ang ina ay kung saan naghahanap buhay sa ibang bansa, ay lagi niyong isilang ipagdasal at tayo magpanalanginan sa tuwi-tuwi na. Sapagkat, di ba Brother Mike? Prayer is really powerful. The answer. Powerful. Ayan. Sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga katanungan sa buhay, lagi tayong babalik sa ating Panginoon. Sapagkat wala nang bayad yung prayer. Sabi nga nila sa Facebook, di ba Brother Miko? Di mo na kailangan magbayad pa o kailangan ng wifi internet connection. Diretso lang at meron ng katugunan ng Panginoon. Kung medyo sabi ay wait, ay may dahilan ang lahat. Kaya sa inyo dyan mga overseas worker, mga magulang, mga anak, alam ko na mga anak ngayon ay ganun din para maging maginhawa ang buhay ng pamilya pa din, ay nakukuha nila na masakit man sa loob ay magkaroon ng paghihiwalay. Kaya sa inyong lahat dyan na mga overseas worker natin, mabuhay po kayo at patuloy nating isipin na nandyan ang Panginoon ang siyang mangunguna sa atin. Kaya to God be the glory always po. At ito sa ating lahat, meron ka pa bang sasabihin po, Brother Miko? At talaga mahalaga po ang pasensya at talagang endurance po talaga pagka nasa ibang bansa po. Yes. At talagang let's not forget na talagang He is here with us always and forever. At connect pa natin to kasi mayroon po tayong district crusade. Okay, narito ang isang makikita niyo po. So, yan po ang District Crusade na mangyayari kay Leland, Brother Miko? Bukas po. Oh, starting tomorrow. Sa 7 o'clock Philippine time hanggang 8:30. So, yun po yun. And that is online? Online po. At ito po ay tungkol po sa fundamental beliefs ng Adventista del Septimo Dia. Opo. Kung meron sila mga katanungan sa araw ng Sabat, sa ating mga kung tungkol sa nakita nyo yung Seventh-day Adventist, ano nga ba ito? Kung meron po kayong gustong malaman? Opo, at i-share nyo po ito sa mga may interesado po. Interesado po sa inyong... interesado po sa ma-learn ang ating mga fundamental beliefs. At
Ito po ay nasa district page po ng 13 Naik. So, hindi po to sa Naik page, kundi po sa district page ng 13 Naik. So, yun po yun, 7 to 8.30. At everyday po yan from April 25 hanggang May 22. Every so, night. Every night po. Every night. Yes. Every night po. Kaya, I will go. Tulungan po natin ang ating mga distrito at ang kanilang mga programa. At muli po, napakabilis ng oras. Dito po tayo sa Saipan ay alas 11 na. At dyan sa Pilipinas ay alas 8. Kaya kami rito, dito sa ating family time, ay muling nagsasabing isang magandang umaga. Narito po si Brother Mike. Yes. Nagpapasalamat. Thank you. Yes. At tuloy na ngumingiti. Thank you. Ngumingiti ngayong umaga. Narito po si Brother Miko muling. Yes. At ito po ang inyong lingkod, Sister Amy, na nagsasabing isang magandang umaga at mapagpalang araw ng Sabat. Ang sa atin ay maramdaman natin buong araw na ito. At ito pa rin po ang inyong programang Family Time ng Naik Seventh-day Adventist Church. Stand still and let God move. To God be the glory!